So ngayon, ibibida ko sa inyo yung premix ng Nego Food Solution. Gatas, itlog, kasi ito, melted butter. So ito yung butter lang na ano, blockes minet ko lang sa kalan. So una, magkataka kayo, bakit may suka? Kasi ito may gatas. Dito kasi sa Pinas, hindi gaanong common yung buttermilk eh. So gagawa tayo sa sarili nating buttermilk. So pag napansin nyo, yung milk natin, medyo nagkakaroon siya ng buo-buo. So yun yung gusto nating ma-achieve. Ang kinaganda dito sa premix natin kasi, kapag hinalo mo siya or hinal-mixer mo siya, hindi siya basta yung cake na medyo siksik. Ano siya actually? Fluffy. Kumbaga yung texture niya, medyo parang mamon. Kaya tignan nyo ngayon, ang difference, lahat wet. Tapos dito, dry. So dapat yung premix natin, i-mix mo siya ng 3 to 5 minutes para mag-incorporate ng air. Kasi gusto natin sa sponge natin medyo light eh. After nyo i-mix, so ganito yung itsura niya. Makikita mo naman na, ayan, very light. So transfer mo sa isang bowl na mayroong grease proof. Okay, transfer natin. Bago kayo magsalang, always preheat your oven. Usually, sa gantong oven, makikita nyo meron siyang red light dito. Na after a while, kapag na-achieve nyo yung ganun temp, mawawala yung color red na ganito. Lagyan na natin sa loob. And siguro mga 30 to 40 minutes para kailangan imaginative ka, kailangan magaling ka mag-explore. So, ito na yung ating sponge. So, ito guys, hinati ko na. Slicer or leveler, para siyang ano, may handle lang, tapos may alambre sa ilalim. So, idadaan mo lang siya dun sa cake. Serrated or yung bread knife. Tapos, kailangan natin ng strawberries. Ngayon, pag pumunta ka ng marketplace sa Facebook, makakabili ka na. Kailangan nyo rin ng whipped cream. So, gumawa ko ng konting cream cheese frosting. Ano, pang feeling na strawberry, i-add ko siya dito sa cream cheese. Start ko tayo mag-build. Ang gagawin ko muna, ito muna isa. Yan. So, lalagyan muna natin siya ng border sa gilid. Cream cheese frosting na merong strawberry. Patong nyo na yung next layer. So, yun yung pang-start nyo ng unang ikakalat. So, ready na tayo mag-frost ng buong cake. Kasi yung pressure ko nandito lang. Dahil ginaguide ko yung dulo. Kasi pag di mo siya ginaid, gagalaw-galaw. So ito, aartehan lang natin ng konti. Lagyan natin siya ng strawberry sa buong cake. May konting white sa loob ng strawberry, di ba? Pag nakita nyo. Ayan, maganda kita yon. Para medyo may arte yung cake nyo. So meron siyang clear glaze. Ayan, papahid nyo lang siya dun sa fruit para medyo shiny. Tinignan nyo yung cake natin ngayon. Diba? Kita mo yung strawberry. Shiny siya eh. Kumbaga, dahil yun sa glaze.